Anh thấy ổn. Ăn u lắm của ngay rồi à. Bắt chuối. Stir fry bok choy. Entonces esto es da, parang mashed fish fillet na siya na mashed, minamashed. Tapos ito, pinirito ni amo ko. Tapos may manok, chicken wings. May soup, lotus soup. Ayun. Ay! Ready ko na. Saka may pansit. Si tita niyo may pansin. So, dito ako kumakain at hindi ako sumasabay sa kanila sa misa. Kasi kapag doon ako kakain, konti lang yung makain ko. So, maganda talaga sa kusina. Kasi malapit sa kaldero. Di ba? Dito lang ako sa Macau, mahilig ko makain ng mga ganitong gulay. Kasi sa atin, sa Bukid, malunggay lang, utan. Kalabasa, ganun. Pero dito kasi mga leafy vegetables sila. Yung lutuin, tag 1 kilo na gulay. Iba-ibang gulay. At saka maganda kung dito ako sa kusina kumakain. Para pag medyo busog na, tigil mo na lang konti. Tapos maghugas ako ng mga plato. Ng mga pinaglutuan. So, medyo nasanay na rin ako na puro gulay-gulay. Isa mag-karne. Or, kaya konting rice lang. Dami manok. Dami pakpak. Ano inadobong pakpak. Ang dami.
and the wings. Lotus, yung bunga ng lotus, tsaka may munggo, tsaka may buto-buto ng baboy. Busog na ako. Yan, tapos akong kumain at nakapaghugas na din ako ng plato at ng kalat. So ngayon, nagkakain ako ng prutas. Ito ay ang peras! Pears, my biggest pears in life. What is your biggest pears in life? Pears. First time kong kumain ito. Ayun, ang laki. 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 Hindi ko alam pangalan nito, kung anong klaseng peras to. So, may bawas siya kasi yung amo ko. Bago siya bibili ng prutas, titikman muna niya. Para kung masarap or nagustuhan nila, bibili siya ng marami. Kaya ito yung ibigay niya sa akin. Kasi baka malata. Pero may nabigay din siya na una sa akin. Ito. Ito yung una. Here's din. Ayun. Okay. So ito yung una kong kakainin. Kasi baka masira. So ito bukas na. Hindi ko alam kung saan galing. Chinese ang nakalagay, so malamang Chinese. Kasi sila yung maraming protein. Ayan. Bukas na kita kakainin. So, hugasan ko muna. Tikman natin. Okay. Bakit ulit? Kung malapit lang sana yung probinsya ko sa papa ko. Hati kami. Pa! Sabihin ko na lang, pa! May prutas! Kaso ang layo. Ay! Ito siya, guys. Ito yung nasa loob.
Parehas na talaga. Ito parang apple. Ito. Sige lang. Tikman natin. Buto-buto. Kasi alam ko na peras is ito. Malaking peras. Kasi ito. Try natin. Makapal yung balat. Makapal naman talaga ang balat ng peras. Ito no, napaka-unfair. Napaka-unfair ng mundo. Pag mahirap talaga, hindi makakain ng ganito. Unless kung ito, ibigay ng mga mayayaman. Ang makain lang ng mahirap na katulad ko, dati nung bata ako, bayabas, tsaka kay Mito. Yun ang marami sa bukid. Ito siya. Pa crisp. Watery na crisp siya. Crisp. Ang sarap. Peras nga siya, hindi siya apple. Mas masarap to kaysa dito. Kaysa ito. Kasi ito, may lahi siya na hindi masarap. As in, masarap pa siya kaysa apple. O kailangan talaga in a day ay yan ang gulay at prutas para healthy, para ikaw ay malakas, kasi ang puhunan natin ay magandang kalusugan. So, maswerte talaga yung iba't ibang season ng isang bansa, no? Kasi ang daming prutas. Kung tropical country kasi, marami, pero medyo mahal naman. Dito kasi, medyo ma-afford lang. Wag lang i-convert sa peso. Kaya ito yung kagandahan kapag sa ibang bansa ka nakatira, yung may cold, yung may winter, fall, ganun. Pero masarap pa rin sa Pinas, maninirahan. As in, kasi kung winter o kaya snow, nakasawa din. Maganda lang sa una. So ito, 3/4 lang nakain ko. Ay, hindi. Kalahati sa kalahati. So ganun. 3/4 of the half.
Ay, ano ba? So, ito mamaya pa. Ang laki pa, oh. Grabe, nakakabusog. Saka di mo na kailangan uminom ng maraming tubig kasi ito watery na siya. Natural. Masarap din yung peras na maliit-liit. Hindi yung usual na peras sa atin na yung puti. Yung maliit. Yung maliit tapos green yung color. Masarap din yun. So, yun lang muna. Back to work na ako. Bye-bye!